Idol, sa ating sumbong at aksyon, nandito si Jenicel Lopez, Jerome Asoy. Jennifer? Jenicel. Ah, kala ko Jennifer Lopez yung singer. Jenicel Lopez, Jerome Asoy. Aha. Marami, mukhang marami ho kayo, madam. Pizza. Okay, reklamo nila itong kanilang kumpanya tungkol sa kanilang sweldo at mga benefits. Idol, sumasweldo sila ng 250 to 300 sa loob ng 12 hours. Ooh. Dapat daw, Idol, 805.50 sa loob ng 12 hours. Saan po kayong trabaho, sir? Saan syudad to? Sa Quezon City po. Oh, NCR, Quezon City. Dapat po, 537. Yan po ay 8 hours. Pag lumampas dyan, OT yun. Walang ganon. Ilan po kayong empleyado sa pizza? Sobrang mga 30 ata eh. 30? Oh, eh dapat talaga, minimum na. Pag 13 below, yun pwedeng hindi minimum. Mm-hmm. Stella's Pizza, magandang hapon po. Ito yung maaari siguro si Stella Laza. Ma'am Stella? Ma'am Stella? Magandang hapon po. Ma'am, hindi po magandang hapon namin dito. Pasensya na. Andito po yung mga... Opo, sir. Medyo choppy po, sir. Andito po yung mga... Opo. Ma'am, andito po yung mga empleyado ninyo at sila po ay nagreklamo laban po sa inyo. Opo. Wala po sa minimum yung kanilang mga sweldo. Na-happy po sila. Opo, sir. Active ko po yun, sir. Good. So, ma'am, kung alam mo pala, ano pong magandang gawin? Unang-una, sir, pwede pa magsalita, sir? Sige po, madam. Opo. Kasi, sir, ano po, sinabi ko naman po yung sa kanila, sir, na bago po sila pumasok dito, sinabi ko po na 300 lang po yung maisuldo ko sa inyo kasi makikita nyo naman, ganito lang din po yung anak buhay ko. Makatulong po ako sa inyo, matulungan nyo rin po ako. Hindi naman po ako ng dalakas nita. Sabi lang po nila sa akin, okay lang po, at least may trabaho kami. Kasi taga sa amin din po yan, mga tag-provincia lang din po namin yan, Ibabaw po eh. Okay. Kaya, yun po, okay naman po kami. Nagulat na po ako, wala kaming misunderstanding po niya na magkaroon, makarating po sila dyan. Kaya nagulat po ako, kaya naintindihan po sir, dahil sabi ko nga, dahil mababa yung pasahod ko, pag may kailangan po sila sa akin dumali, pinapabalik po kasi naintindihan ko po, kasi kailangan po ng financial sa pamilya. Yun po, accept naman po ako na mababa ang pasuldo ko, sir. Pero kaya ang ano ko lang po, pag may kailangan sila, nabibigay ko naman po, hindi ko sila pinagdadamutan. Okay, sino gusto sumagot? Hindi niyo po sinabi na 300 po yung ano, yung ibigay mo sa amin. Sabi mo, taasan mo po. Yung starting lang 300. So, mali yung sinabi niya. Okay, so yan po, Madam Stella. Po? Sabi po ni Madam Jenicel, hindi totoo yung sabi mo na 300 lang i-offer mo sa kanila nung sila hinire nyo. Sir, pwede pong magsalita. Ma'am, kanina ka pa ano talaga. Ano po, sir? Kanina ka pa lang pwede magsalita. Sir. Ano po kasi yan, sir? Umalis na po yan sila kasi may emergency nangyari sa kanila. 250 po siya noon po talaga. May nangyari sa kanilang nasunugan po sila. Kaya ang kakontak po niya dito, yung katawang po isa na hindi po muna siya pumasok po. Opo. Tapos yung bumalik na po siya, ginawa ko na po siyang 300. Alam naman po niya dyan, sir. May rito po ko, tanggap naman po niyang pera niya, sir. Ma'am, makinig ka muna. Opo. Ma'am, makinig ka. Opo. Alam mo, unang-una, yung ganung klaseng style mo, mapagsamantala ka. Sandali lang, alam mo na wala mga trabaho ito, galing probinsya, probinsyano at probinsyana, offer mo na maliit, siyempre, naghihirap sila, gusto ng trabaho, kapit sa patalim, tatanggapin nila. Ikaw dapat na nakakaintindi, ikaw ang magsasabi sa kanila kung anong mga nararapat na sahod nila. Ikaw na kuso ang magbigay sa kanila ng tamang pasahod. Now, yung pong pagbibigay ng 300 dahil sila po'y pumayag, kagustuhan nila, hindi huubra yung ganung reasoning sa dole. Batas is batas. Maliban na lang kung nakalagay doon sa dole, pwedeng below minimum kasi nung in-offer sa kanilang trabaho, pumayag naman yung mga worker, walang ganun po sa labor code natin. Okay, ma'am? Apo. So, ma'am, ganito, ma'am, para mapaiksi tayo. Sila po ay sasamahan namin sa dole. Apo. Ibibigay niyo po sa kanila yung mga perang nawala sa kanila. Okay, ma'am? Apo. Sige po. Pag-uusapan po sa dole yan. Sige, mga sir, ma'am, pupunta tayo sa dole at ipatatawag si Ma'am Stella, Ma'am Jenicel, at lahat kayo, doon magkakabayaran. Okay, ma'am, doon magkukwentahan sa dole. Okay, ma'am? Apo, sir. Sige po. Salamat po, ma'am, ha. Sasamahan po namin kayo sa dole. Kung hindi po bukas, baka Monday na lang po kasi busy kami bukas. Monday, may isang reporter at sa camera mang sasama sa inyo sa dole.
Tawagan na natin, Ranette, yung dole. Schedule na natin yung harapan. Okay? Makukuha niyo po yung pera. Okay? Ma'am, doon na lang, sir. Doon na lahat sa, ano, sa dole. Sige po. Sabihin niyo na po lahat, 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 lahat ng problema niyo doon sa dole. Lahat. Kasi sabihin niyo sa akin dito, baka hindi ko masagot. Mapapahiya lang ako sa inyo. Ayun. Okay. Pagdating ko doon sa dole, ilalatag niya. Kasi ang kagandahan kasi, alam mo, Sherry, pag pupunta sa dole, I appreciate din lahat naman nilapit na sa dole dahil meron silang patience na ipinipaliwanag. Yes. Proseso. Yung proseso mm-hmm. sa mga manggagawa. At may kita ko naman yung kanilang desire na para maipaglaban yung karapatan ng mga manggagawa. Babangkitin ko nga ulit, sa Cavite ba yun? O 687,000 ba yun? Nasingil po. Hmm. Go shopping. Oo. Tama ba? Doon, pagdating doon, nag-usap yung dole, yung mga manggagawa, nagpaliwanagan, mahabang usapan, inabot ata no, kung isang oras mm-hmm. mahigit. In the end, panalo yung mga manggagawa. Ganun. Alright? Pero bilip pa rin ako doon kay Dale. Ha? May swerte. Kailangan ng maraming Dale na siya yung monitoring. Ito, mababang pasahod. Pasukin ko ito. Saka tapos, siya yung tatayo para sa mga kasamahan exactly. niya. Pagkatapos, sumbong tayo doon. O, kukolekta tayo. Tama lang, kasi yung perang yun, sa kanila naman talaga yun. Karapatan nila. Although sa biglang tingin, matatawa ka. Parang ginamang negosyo. On the other hand, it is just right and proper for Dale to collect money because that money belongs to him in the first place. Sweldong hindi binigay sa kanya. Yes. Kulang. So kahit nalang galing din, kasi talagang pinagkakatiwalaan kanya. Bumabalik talaga siya dito. So okay na nga eh. Kaya nga, binilo namin siya. Balik ka ulit, kita tayo ulit. Tawa siya eh. Ngayon si Dale, nag-scout na ngayon. Somebody ito yung kumpanya na malaki pero hindi nabibigyan tama para magbabangko lang ako. Di ba? Ako para bahala sa inyo. Ng time, kung bahala sa inyo, makukolekta. Yung kinukolekta niya, para pera niya talaga yun. Hindi naman yung nangingikil siya. Hindi, hindi. Pera niya yun. Karapatan niya yun. Kaya lang, kumbaga, naibabangko. Mm-hmm. Di ba? Ginawa niyang savings bank yung kanyang kumpanya.